Moving forward to our second session, we shall now have the lecture entitled Myth of the Eight Revolting Provinces in the Philippine Flag, which will be delivered by one of the most active historians in the Philippines and is also referred to as the right med ng kasaysayan. He is a columnist at the Manila Times and Abante, writing on various topics in history. He is also known for his segment in PTV4, It's Xiao Time. Sa inyong introduction, na ako po ay isang Tarlaqueño tulad ni Francisco Makabulos at tulad ninyo. Maraming salamat, ano, President Malyari of the Tarlac State University. Maraming salamat po. Of course, Dr. Lino Dizon, Center for Tarlaqueño Studies, na talaga namang we owe a lot, no, sa ating lalawigan at siyempre sa pambansa na rin. And it's now honored by a fitting nation, fittingly honored by a grateful nation now that he was appointed as commissioner in the National Commission of the Philippines. It not only places Tarlac in the forefront of the telling of history in the country, but also pinapahalagahan ng appointment kay Dr. Lino Dizon ang papel ng kasaysayang pampuok. Napakahalagang papel upang mabuo ang kasaysayang pambansa. Hindi mabubuo ang kasaysayang pambansa kung walang kasaysayang pampuok. And of course, I would like to pay tribute to Dr. Jaime Veneracion, na namimiss ko na ng todo-todo because we used to do talks together about 15 years ago. And sa kanya ko, isa sa mga inspirasyon ko, because everything that I am doing today as a public historian was already done by Jaime Veneracion around 30 years ago when people were still not comfortable with what we call public history today, or at least the academics. So kaya napakalaking karangalan na makasama si Dr. Veneracion ngayon. At mga minamahal kong kababayan, mabuhay po tayong lahat. I have here a document that was given to me, binigay sa akin ni photocopy ito, binigay sa akin ni Dr. Lino Dizon. Ito po ang actually ano to, bahagi ito ng mga muntik ng masunog, nung masunog yung bahay, yung aming ancestral house last year. Pero nakakatuwa kasi nailigtas po siya. At ito po ang 100 souvenir program, 100 years ni Francisco Makabulos. And this was in 1971. Makabulos 100. So makikita mo na ang daming mga naging events, pinahalagahan ng mga tao, ng mga leader, may meron pang mensahe ang Pangulong Ferdinand Marcos. So parang una sa lahat, natcha-challenge tayo dahil 150 ito. To actually, as Tarlaqueños, huwag lang tayong umasa kay Lino Dizon. Huwag lang tayong umasa sa pamahalaan. Tayo mismo sa ating mga pamahalaan, ipagdiwang natin yung Makabulos 150. Sa ating mga simbahan, sa ating mga opisina, ipagdiwang natin ang Makabulos 150. Kailangan hindi lang umasa sa gobyerno. Lahat ng komemorasyon na yan, tayo mismo. Tulungan natin si Sir Lino. Tulungan natin ang TSU. Ipagdiwang natin ang napakahalagang event na ito. Lalo na pag naaalala ko yung isang sumulat ako ng isang isang journal article tungkol sa unang doon sa pamahalaan ni Emilio Aguinaldo. At naisulat ko doon yung hindi pagsuko ni General Makabulos, no, doon sa naratibo na yun. Noong hindi niya pagsuko sa pack of biyak na bato at hindi pagsunod kay Aguinaldo. No? Alam niyo, taga NHCP pa naman yun. NHI dati. No? Ba, ang sabi ba naman sa akin, no, dito ko, hindi daw mahalaga si Makabulos sa naratibong ito. Paano nangyari yun?
Ibig sabihin ba eh, ang mahalaga lang eh yung mga national figures? Kung hindi nangyari ang mga akihimagsikan sa mga probinsya, walang bansang mabubuo. Kaya gusto ko nagantihan ang pag-iisip ng taong iyon na nagsabing hindi mahalaga si Makabulos sa pagsasabing mahalaga si Makabulos at ngayon ay pinagdiriwang siya maging ng National Historical Commission of the Philippines. Now, para po sa aking presentasyon, maikli lang naman po ito. Well, sana maikli talaga. Alam nyo naman po tayo pag napasap sa kwento. Ang aking pong presentasyon ay pinamagatang ang mito ng unang walong lalawigan at iba pang pagkalito ukol sa araw, sun, ng bandilang Pilipino. At ang kinalaman ni Makabulos dito, oh, sa simbolo na yan o sa na yan, titignan po natin. So, basically, kasi syempre, ang highlight natin, yung talk ni Sir Lino tungkol kay Makabulos bilang Pilipino, na dati po ang itsura ay ganito. So ito ay parang revisyong panahon ni Quezon at eventually ay minodify ni Pangulong Fidel V. Ramos yung kulay blue. Pero yan po ang ating bandila. Lingid sa kalaman ng marami, ang ating bandila talaga ay ang ganitong itsura ng kanyang araw. No? At ang tawag po dyan yung anthropomorphic sun o yung araw na may mukha. Now, may mga kontrobersya tungkol sa pagkadisenyo ng bandila. Sinasabing si Feliciano Hoxon ang unang nagdisenyo ng bandilang ito at ninakaw lamang ni Nino Ginaldo. Pero kinakailangan pa ng masusing pag-aaral at ebidensya ukol dito. Dahil ang mas dokumentado ay ang Junta Patriotica sa pamumuno ni Aguinaldo ang gumawa ng bandilang ito. At ang naglikha nito ay si Marcela Agoncillo, na kilala nyo na, Delfina Herbosa Rizal, na pamangkin ni Jose Rizal at ang anak ni Marcela Agoncillo na si Lorenza Marino Agoncillo at ito po'y tinahin nila sa Hong Kong. Now, pag-uwi ni Aguinaldo matapos ang Battle of Manila Bay na pinanalunan ni Diwi laban sa mga Kastila, ang makikita natin dito ay wala silang ground troops kaya umuwi si Aguinaldo at pinagpatuloy ang himagsikan matapos ang Pack of Biak na bato. At mula dito, ang mga iba't ibang bayan sa Pilipinas ay nagkalsa na rin at doon ay nakubkob ang mga Kastila at marami sa mga bayan na ito ay napalaya at yun na nga dineklara ang ating independensya. Bago pa man yan, sinasabing ang bandilang ito ay unang iwinagayway matapos ang pagkapanalo. Hindi noong labanan. Matapos ang pagkapanalo, pumunta sila mula Alapan, Battle of Alapan. Pagkatapos to, pumunta sila sa Teatro Cavitenyo at doon sila, doon unang iwinagayway ang bandilang ito. At Teatro Cavitenyo po ay nasa ngayon ay Cavite City. No? At eventually, sa pagwawagi ng ating himagsikan, after 333 years ng ating kolonisasyon, ay tayo po ay nagwagi. We won the revolution. At ipinroklama po natin ang ating independensya noong June 12, 1898 sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo. At doon, opisyal na iwinagayway ang ating bandila. Mauulit po ang proklamasyon ng independensya noong Agosto 1, 1898 doon sa tinatawag natin na konseho ng, ako nakalimutan ko yung bayan, San Basilani Mercado. Sa Imus ba yung Council of Imus? Alimutan ko na, basta, Bacoor Assembly, sorry. Yung Bacoor Assembly ay mas ginawang mas matibay yung ating independensya. So, maraming mga pakahulugan tungkol sa bandila. Hindi natin lahat yan titignan, pero marami sa mga yan ay tila walang batayan, actually. So, mayroon nagsasabi na blue is for peace, red is for war. Alam niyo yun, yung mga ganyan. Ano? Titignan natin lahat yan. Pero, yung kailangan magbatay, bumatay tayo sa mga pakahulugan ng ating mga bayani at maging ng ating kultura. Isang teksto para sa kahulugan ng bandilang Pilipino ay yung Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino. Ang orihinal nito ay matatagpuan ngayon sa tinatawag natin na Filipiniana section o rare books, rare manuscript section ng National Library.
So ito po yung dokumento at ang makikita po natin dyan sa pagkakaliwat na po sa ating pambansang wika, ang tatsulok na puti ay katulad ng sagisang na ginagamit ng katipunan na sa pamamagitan ng pagsasanduguan ay ibinunsod ng bayan sa paghihimagsik. So katipunan triangle po yung ibig sabihin ng tatsulok na puti. So sinasabing ito ay may kinalaman sa masoneria, no? At yan ay yan yung litaw. Pero bakit kaya siya tinanggap ng tao? Ay sapagkat sinasabi ni Salazar na anthropologically ang bundok ay may kinalaman sa may kapal, no? At ito ay kanyang opinion na maaaring dito ito ang dahilan kung bakit tinanggap ng mga Pilipino ang simbolo ng triangulo. Gayon din sa akta, nakalagay na ang tatlong bituin ay nagpapakilala sa tatlong malalaking pulo ng ating bansa, Luzon, Mindanao at Panay na siyang unang kinaganapan ng pagbangon ng ating bayan. So, bakit po hindi Luzon, Visayas, Mindanao kundi Panay? Kasi nasa Panay na po noon yung growing organization ng Philippine Revolution. So, may katipunan sa Panay actually kasi sa Aklan, nagkaroon ng mga katipunero doon, sina Candido Iban at si Francisco de Castillo. So, Luzon, Mindanao at Panay. Yun pala yung unang kahulugan ng mga bituin. So, yan po ang nagpapakita dyan na pambansa po yung ating himagsikan. Now, ang mga kulay ng bughaw, pula at puti, ay nagpapagunita sa mga kulay ng batawat ng North America. Huh? What? Shock! Bilang pagkilala natin ng malaking utang na loob sa ipinamalas niyang pagkupkup na walang pag-ibot sa atin sa simula at hanggang ngayon. So kung susundin natin ang akta, ibig sabihin, yung ibig sabihin lang ng red, white, and blue, stars over you, mama said, papa said, I love you, ay yung ito'y kulay ng bandila ng Amerika. Shock. Now, pwede namang hindi lang yan ang ating pakahulugan. Maaaring may iba pang mga nagpakahulugan sa ating bandila. Isa sa mga nagtatag ng ating nasyon. At mahalaga din ang kanilang sinulat tungkol sa ating bandila. At siyempre isa na dito ang taga-baliwag Bulakan na si Mariano Ponce. Sinulat ni Mariano Ponce sa kanyang kaibigan noong 1899, the blue, color of the sky, means our hope in a future prosperity through progress. Ah, yun pala yun. O pwede tama, pwedeng prosperity, progress yung blue. The red means blood with which we bought our independence. The white represents peace, which we wish for ours and foreign countries. Yeah. White is peace. Diba? And red means the blood of our heroes. Galing. Three stars are the three great groups of islands composing the archipelago. The Luzon group, the Visayas group, and the Mindanao group. Ayun naman pala. Kita nyo, nabasa ninyo. Na Mindanao ay kasama talaga. Doon sa pagpapakahulugan na ni Mariano Ponce. So okay lang, tawaging Luzon, Visayas, at Mindanao. Now, ito na nga yung anthropomorphic sun na tinatawag natin. Puntahan natin yan. Oh, yung sun na may walong sina. Saan kaya nang galing yan? Lalo na yung araw na may mukha. No? Sinasabi nila na ito'y nanggaling sa Splendor Solis na isang simbolo na ginagamit sa iba't ibang mga bandila ng Timog Amerika, lalo na sa Argentina. Diba? Sun in nandyan ng tatsulok na triangulo. Anting-anting ay tatsulok bundok at ang araw ay nagpapakita ng bathala. At kung makikita natin yung kung paano, kaya kung makita mo yung triangle of the sun, I mean yung triangle ng flag natin, may between, tapos may araw, ay parang yung anting-anting kung saan may triangulo na yun yung bundok at yung mata, ay yun yung araw, yung Diyos, yung bathala. So, yan din yung pakahulugan ng iba't ibang mga Rizalistang grupo. So, may makikita, hindi ko yata nailagay. Nailagay ko dito. So, yung mga Rizalistang grupo, ayan, na nagpapakita na ang kanilang pakahulugan sa bandila ay parang ang bandilang Pilipinas ay actually isang malaking anting-anting. Diba?
So, yun yung ano natin, makikita natin dyan. So, pero, ang mas, siguro mas historically accurate na sabihin, kasi anthropological explanation yon, batay sa kultura. Ito naman, yung batay sa dokumento, malaki yung makikita natin na ito ay ginamit at nagmula din sa masoneria, dahil ang masoneria ay gumagamit ng mga simbolo ng araw, simbolo ng triangulo, at may mga pagkakahalintulad nga, yung mga selyo ng katipunan at selyo ng masoneria. Pero hindi may pagkakaila yung kahalagahan ng kultural din na pagtingin just sa mga simbolo na yan. Diba? Dahil yan ay salamin ng ating pinagmulang Austronesiano. Isang batayan din ng ating pagbubuo bilang isang bansang Pilipino. Oh? So, now, makikita ninyo na sa katipunan, ginagamit din ang simbolo ng triangulo sa KKK sa Malibay, Pasay. Yan po yung kanilang bandila. Oh? So, yung pambansang Watawat, in an anthropological sense, hindi lang po siya European. Tinanggap siya ng tao kasi ito ay sumasalamin din sa ating kultura ng paniniwala sa bathalang araw o yung araw at ibon. Now, sa kay Andres Bonifacio, makikita natin na yung araw ay ginamit niya bilang rayos ng liwanag na nagmumula sa letrang K o kalayaan. Letrang K sa baybayin. At ito ay makikita lalo-lalo na sa mga dokumento na naroon sa Archivo General Militar de Madrid o yung AGMM na kanina ay binalikan ni Dr. Jimmy Veneracion. At makikita ninyo na yan ay ginagawang letterhead sa bawat katitikan ng katipunan. Yung ang tawag dyan ni Jim Richardson ay the light of liberty o liwanag ng kalayaan. May mga nagsasabing, ito'y liwanag ng kalayaan siya. Hindi yan araw. Hindi yan araw. Now, kung titignan mo yan in a non-cultural way, hindi nga yan araw. Pero pag tinignan mo yung kultura ng tao nun, araw yan. Ha? Araw yan. At yan din yung sinabi sa akin ni Ramon Villegas. Araw yan. Now, so may iba-ibang itsura yung araw na yan. No? Sa iba't ibang mga, kasi yan ay sinusulat lamang sa sulat kamay. Ito parang lips. Diba? So ito parang starburst. Diba? Ang cute-cute. Diba? Ito naman, parang yung kausap mo sa text na ayaw sumagot ng maayos at ang sagot lang niya sa'yo ay K. K. Diba? O yan. K. Tapos doon yung liwanag ng araw. Now, makikita nyo na yung araw na yan, na makikita nyo ngayon yung transition na yung araw magmula doon sa liwanag ng katipunan ay magiging araw talaga. Lalo na sa mga selyo ng katipunan sa iba't ibang mga sangay at balangay nito. No? Now, makikita nyo rin na yung unang paggamit ng isa sa unang paggamit ng araw sa isang bandila ay yung bandila ng matagumpay ni Pio del Pilar. Na ito naman, rising sun ang kanyang pinakita kasi may bundok eh. May kumbaga may ilaya at ang araw ay sumisikat. Di ba? Now, ito naman po, yung aktual na katipunan flag na ginamit sa Nobeleta sa Cavite. No? At makikita nyo rin na yung isang flag sa Polo Valenzuela, no? Polo Bulakan, ay may araw din at KKK. Diba? Ito may buying K. Now, ito yung paglilinaw. Ito, yung araw ni Macario Sacay ay letrang K din sa kanyang Republika ng Katagalugan ni Pangulong Macario Sacay. So, yan yung makikita ninyo. Now, si Pangulong Andres Bonifacio, ng unang pamahalang mapanghimagsik ng Pilipinas, yung Haring Bayang Katagalugan, kay Pangulong Andres Bonifacio, makikita ninyo na ginamit niya rin yung araw bilang simbolo. So yung araw na pulang field, tas may araw at may KKK. So napakagandang bandila niya. Now, yan yung tinatawag na Bonifacio War Standard o yung ginamit niya sa kanyang mga labanan. So si Pangulong Andres Bonifacio, hindi po si Bonifacio yan. Ito po, ito. No? Nakakatuwa kasi diyan din makikita yung kanyang pagiging military leader. At tingnan niyo, no,
sa kanyang dokumento na nagsasabi siya ay pangulo ng Haring Bayang Katagalugan at may tayo ng KKK, Katipunan ng Mga Anak ng Bayan, ano, makikita ninyo na naroon yung kanyang simbolo, no? At yung kanyang pirma bilang pangulo ng Haring Bayan. Ayun na naman yung araw na may letra K. Diba? Yung liwanag ng kalayaan na tinatawag. So, sabi ni Glenn May, nakamamatay lamang, no? Kasi si Glenn May, alam niyo hindi naman masama yung ginawa ni Glenn May, eh, sa totoo lang. Sinallenge na lang yung mga historiador na Pilipino na muling tanungin kung saan ba nang gagaling yung kanilang kasaysayan. So sabi ni Glenn May, baka peke ang dokumento na ito. Pero nung tinanong kasi niya ang tanong na ito, wala pa siyang ibang mga pinangahawakang dokumento. Ngunit tulad ng ipinakita ni Ian Alfonso sa mga dokumento mula sa Archivo General Militar de Madrid, makikita mo na nag-match ang logo ni Andres Bonifacio, yung kanyang simbolo, yung kanyang seal of the presidency, doon sa iba pang mga dokumentong katipunan na natagpuan sa doon sa Archivo General Militar de Madrid. So ibig sabihin, genuine ang in external criticism, genuine po ang mga dokumento na nagpapakitang si Andres Bonifacio ay pangulo ng Haring Bayan. Now, may kalituhan na mangyayari dito sa bandila natin sapagkat yung tinatawag na evolution of the Philippine flag na stamps na inilabas ng mga bandang 1970s, may problema tayo dyan sapagkat ilan sa mga yan ay parang walang batayang historical. So ibig sabihin, ito'y pinalaganap and in fact hanggang ngayon ay nabibili sa mga international war stores natin. Pero medyo kailangan ng palitan. Sapagkat ito ay ibig sabihin ay nagkaroon ng misunderstanding sa mga descriptions ng flag na ito. So bakit? Yung dalawa kung nasa ilalim, hindi naging bandila yan. O hindi naging bandila. Naging simbolo, yes, pero hindi naging bandila. Now, may sinasabi na ito daw yung Magdalo flag at ito yung Magdiwang flag. So nagkaroon ngayon ng Magdiwang flag. Ito daw yung Magdiwang flag. At ito yung Magdalo flag. Yan. So yung may ika, tapos may ganyan na disenyo. Actually, kung titignan mo, wala naman yun sa mga nauna. Ito. Wala yan sa mga naunang nailabas. Actually, parang pinaghalo mo itong Baybayin K at saka ito. No? At totoo yun. Pinaghalo lang talaga yon. Wala talagang bandilang gano'n. Noong panahon ng 1896-1897. Bakit? Kasi po, yung tinatawag na flag of the Magdalo faction na inilalagay ngayon sa mga aklat ay hindi talaga sa Magdalo ni Aguinaldo. Ha? Hindi. Yan po ay unang ginamit noong mutineers sa Oakwood na pinaghalo nila yung letrang K at yung araw ng bandila ay araw ng bandilang standard ng gera ni Bonifacio. So, nagkalito-lito ngayon. Akala ng mga tao yung Magdalo flag ni Trillanes ayun yung Magdalo flag ni Emilio Aguinaldo. Kaya nagkaroon tayo ng pagkalito. Pero sa totoo lang, ito, Magdiwang flag nga yung tawag nila eh. Iba yung Magdalo. Pero ito, Magdalo pa rin. Alabo, di ba? Actually, yung lahat ng flag na yan, isa lang ang tinutukoy na flag. Pero wala lahat sa disenyo na yan. Okay, sana po makinig ang NACP sa atin na ma-incorrect ito dahil ang tunay talaga na pinagtutungkulan ng dalawang bandilang ito ay isang disenyo lamang. At ito, yung disenyo na ibinaba sa pack of biyak na bato. Okay? Pack of biyak na bato. So makikita natin na ito yung sinasabing ibinaba daw sa pack of biyak na bato. Diba? Pero yan ay hindi kailanman naging bandila. Eh ano bang pinagbatayan ng drawing na yan? Na yan daw ang binaba sa pack of biyak na bato. Actually, drawing po yan ni Artemio Recarte. At kung titignan mo, yung drawing ni Artemio Recarte refers to one flag only. And it is not this one. Ito yun. Nakikita nyo? Espesyal ang rayos.
ito po, yung natagpuan sa isa sa mga labanan sa Cavite na ginamit kapwa ni Andres Bonifacio at ni Emilio Aguinaldo, na ginamit kapwa ng magdiwang at magdalo. Kung tutusin, ito'y nakorekt na ng NHCP sa kanilang post. Ito po ang unang pambansang bandilang Pilipino. Dahil ito ang pinakaunang recognized revolutionary flag na hindi katipunan, kundi ng isang pamahalaang mapanghimagsik. At yan po ang binaba sa Pack of Biak na bato. At yan po ang disenyong yan. Okay? So sana po maisama namin ito doon sa tinatawag natin na mga bandila ng Revolusyon Pilipino na nakasabit sa ating mga paaralan. Now, balik tayo sa araw. Ginamit ho ni Aguinaldo yung simbolo ng araw na may muka at yung walong sinag. So, saan galing yung walong sinag na yan? At yan din ginamit ni Antonio Luna dahil galing din yan sa ating Manila. Now, tignan natin yung unang republika sa Malolos. Ano yung pinag-usapan nila na ibig sabihin ng nung araw? Okay, sabi ni Mariano Ponce, the sun represents the progress and sometimes means that the Filipino nation belongs to the oriental family like Japan, Korea, etc. who bear also the sun in their flags. So issue po ito, mga kaibigan, doon sa tinatawag nating hashtag cancel Korea. Napakagulong usapin yan, noon natin pag-usapan. Pero yung pong rising sun na flag ng Imperial Japanese Army, di ba, ay ginamit po nung digmaan. Pero kapag walang gera, ay ano lang yan, pulang bilog lang yan na nagre-represent pa rin sa sun. Kasi nung parang nagkaroon ng rayos, parang ibig sabihin ng expansion. Di ba? Eh hindi na pwedeng magkaroon ng ganyan ng Japan. So, araw, sabi niya, sabi ng akta, anong ibig sabihin ng araw? Sabi ng akta, ang araw ay siyang nagbabadha ng malaking hakbang na ginagawa ng mga anak ng bayan ito sa landas ng pag-unlan at kabiyasan. So, ano daw yung ibig sabihin ng araw? Okay? Mga ano no, malalaking hakbang na ginagawa ng mga anak ng bayan ito sa landas ng pag-unlan at kabiyasan. So, development, sabi ng akta ni Ambrosio Riansaris Bautista. Pero ano ang nire-represent ng walong race? Ito na. Ito na yung bone of contention bago ako matapos. Simple lang. Nakalagay doon ang mga lalawigang ito. Ang kanyang walong sinag ay kasing kahulugan ng walong lalawigan na nagpasimuno na karakaraka sa pakikidigma Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, Laguna, at Batangas. Okay, tandaan niyo mabuti yan, ha? Yan ang listahan. Sandali lang. Di ba tinuro sa atin sa Tarlac na kasama tayo sa walong sinag ng araw? Na walong unang naghimagsik. Eh bakit wala tayo sa akta? Naku, naku, naku. Yari. Okay. So, ang pakahulugan, yung walong lalawigan ay naghimagsik noong panahon ni Bonifacio noong August 1896. Yun yung assumption. Sa Rebolusyong Pilipino, unang walong lalawigang naghimagsik. Okay. Now, sabi nung iba, teka, kaming mga Moro, matagal nang lumalaban sa mga Kastila bago pa yung walong probinsya na yan. So dapat may ikasyam na rayos na ilagay dyan. So ito po nung 1980s, ito yung mga ibang lumabas na mga parang suggestion kung paano po palitan ng ating bandila. At isa dito ay yung itong disenyo na yan na may ikasyam na rayos ang bandila. Bakit? So isasama yung walong probinsya pero kasama ang Moro. At hanggang ngayon po, sinusulong yan ni Senator Richard Dick Gordon. Okay. Tama naman, it makes sense. Ang mga Muslim matagal nang lumalaban. Okay, fine. Pero ano ba talaga ang kahulugan ng bandila? Ng rayos? Walong unang lalawigan na nagrevolusyon noong 1896? Kung saan hindi naman kasama ang Moro dun sa mga naghimagsik na lalawigan
noong 1896. O unang walong lalawigan na naghimagsik laban sa mga Kastila. Okay. Kasama ang mga Moro doon. Pero hindi lang Moro ang kasama doon. Si Diego sila kasama doon. Ilocos kasama doon. Si Tapang kasama doon. Si Sumuroy kasama doon. Iloilo, Bohol, Panay. Kung lahat po ng naghimagsik laban sa Kastila, bago ang Tarlac, Pampanga, Bulakan, Mimaesia, Manila, baka o mapuno na ng rayos yung bandila natin. Hindi po ba? Eh kasi ang daming naghimagsik eh. Bago ang mga Kastila, ay bago ang mga probinsya sa Luzon. Diba? So, tandaan natin mga kaibigan. Tandaan natin. Ano ba ang batayan ng walong lalawigan? Balikan natin yung batayan ng walong lalawigan. Simple lang yun. Nagdeklara si Mamon Blanco, Governor General ng Martial Law noong August 30, 1896. Okay, tingnan natin ha. Ano ang dineklarahan niya ng Martial Law pagkasiklam ng himagsikan noong 1896? Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna, Batangas. Okay. Tama. Yan ang tamang lalawigan. Doon sa walo. Okay. Kaso, sa akta, Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, Laguna, Batangas. Ano yung nawala? Nawala yung Tarlac, naging Bataan. Nawala yung Tarlac, naging Bataan. Oh. Bakit nawala yung Tarlac doon sa akta ng proklamasyon ni Aguinaldo at ni Ambrosio Bautista? Diba? Now, nawala oh. Now, nagpayag si Aguinaldo, nag-speech siya, tinanggal niya yung Tarlac, walang Bataan, pero nilagay niya Morong. E ang Morong, yun po yung province of Manila at that time. Yung Morong, province of Morong noon, yun yung Metro Manila ngayon. Halos. Okay. So, medyo nalito si Aguinaldo. Bakit ganun? Bakit tinatanggal nila yung Tarlac? Now, bakit kaya tinatanggal yung Tarlac? Ito ba'y sinasadya o hindi? Okay. May dalawang maaaring sagot. Siguro hindi sinasadya. Kasi wala naman silang Wikipedia nun eh. Wala silang internet access sa dokumento. Baka nawala yung dokumento nila, panahon ng gera, hindi nila matanda. So, tinatandaan nilang everything sa memory. And in this time, sa akta, nag-fail yung memory nila. Tinanggal nila yung Tarlac. Pero may interesting theory, yung ating mahal na historian na si Lino Dison sa kanyang aklat na Tarlac and the Revolutionary Landscape noong mga 1990s. At anong sinasabi ng ating mahal na Lino Dison dito? May kinalaman yung ginawa ni Francisco Makabulos Soliman. At anong ginawa ni Soliman na ikinainis ni Aguinaldo, kaya maaaring parang ayaw niyang banggitin o siguro nakalimutan niya, kinalimutan niya yung si Tarlac. Ay sapagkat yung Tarlac po ay pinamumunuan ni Francisco Makabulos y Soliman, ha? Siya po ang unang nagsumigaw ng paghimagsik sa Tarlac. No, sa lapas ng Tarlac noong January 24, 1897, di ba? At si Lino Dison ay sumulat ng isang aklat, no, The Pioneering Work on Makabulos, no? Ayan po yung kanyang monumento sa Kapitolyo, yung Francisco Makabulos Soliman. Okay? At sana po ay ang suggestion ko po, na humble suggestion sa National Historical Commission of the Philippines, na sana po ay ma-reprint ng NHCP sa 150th birthday ni Makabulos ang aklat na ito ni Dr. Lino Dison. Okay, so gusto ko lang kayong bigyan ng background sa pamumuno ni Makabulos sa Tarlac. Kasama po niya si Mianong, si Servillano Aquino, no? Si Francisco Tanyedo, ha? Ng F. Tanyedo Street, ang pinakasikat na street sa Tarlac, Procopio Hilario na isa sa mga kaanak ko, no?
at iba pa tulad ni Sir Yaco Santos at Candido Ancheta, isang Tarlac sa mga nanguna sa himagsikang Pilipino. Totoo yun. Okay? At yung mga street natin, si Santos Street, Ancheta Street, si Ancheta Street, si Santos Street, Eptanyedo Street, Procopio Hilario Street, yan po ay nagpapagunita ng ating himagsikan sa Tarlac. Oh, ayun, Ancheta. May Ancheta. Ancheta, si Santos, Eptanyedo, Hilario. Mga revolutionary heroes natin yan sa Tarlac. Okay? So ano pa? Diyan po, pinalaya ni Makabulos ang Tarlac eventually nang salakay niya ang kasa tribunal ng Tarlac. Nasunog yan ng himagsikan. Now, ito po yung nung bata ako sa parke kung saan nandun yung statwa ni Francisco Makabulos. Yan po ang kapatid ko nung 1996 ako. Now, kasi nasabi ni Lino Dizon, kaya parang ayaw gunitain, maaring ang dahilan ay ito. Dahil hindi sumunod si Aguinaldo, si Makabulos kay Aguinaldo do sa Pact of Biak na bato. Dahil hindi siya sumuko sa mga Kastila. Di katulad ng ibang mga general na sinunod si Aguinaldo. And in fact, nagtatagpan ng republika si Makabulos noong nawala si Aguinaldo. So, anong ibig sabihin nito? Maaring noong una nagtatampo si Makabulos o si Aguinaldo kay Makabulos. Kaya parang ayaw niyang kilalanin. Now, of course, ito ay isang opinion o isang speculation na wala naman tayong batayan. Pero pwedeng sabihin natin, isa ito sa nagpa-apekto ng desisyon na yan. Ano man, makikita natin na kaya ang Tarlac ay nasa walong sinag ng araw ay dahil sa effort ni Francisco Makabulos at ng kanyang mga kasama. Okay? So, kahit na speculation yung sinasabi ni Dr. Dizon, na isang intelligent speculation nonetheless, yung pagiging kasama ng Tarlac ay nandun pa rin si Makabulos. Kaya pag tinitignan nyo ang araw ng bandila, kayong mga Tarlaqueño, tayong mga Tarlaqueño, sa ating mga national anthem, tignan nyo ang bandila, tignan nyo ang araw, at alalahanin ninyo na nandyan si Francisco Makabulos sa kasaysayan na yan. Nandyan si Francisco Makabulos sa pagbubuo natin ng ating bansa. Paglaon, iwinasto din ni Aguinaldo sa kanyang kisame nang ilagay niya ang pangalan ng Tarlac doon sa mga probinsya na nandun sa walong sinag ng araw na pinatawan ng martial law. Now, dito po, yung huling punto ko ay yung tinatawag na mito ng unang walong lalawigan. Bakit po? Pag sinabi mong ang araw ng bandila ay tungkol sa unang walong lalawigan na nag-alsa laban sa Espanya noong panahon ng himagsikan, tignan natin yun. Diba? Ang sinasabi natin, kung yan naman yung walong unang lalawigan na nag-alsa sa Espanya, period, from 1500s, diba? Tignan natin yan. Mali na yun eh. Mali talaga yun. Kaya hindi dapat kasama yung moro. Pero yung walong lalawigan na unang naghimagsik sa mga Kastila noong 1896 Revolution, totoo ba yun? Totoo ba yun? Okay. Dito, nauna kong naisip na bakit kaya hindi ko iplat yung walong lalawigan at kung kailan nagsimula ang kanilang himagsikan. At doon ko malalaman kung talagang sila yung unang walong lalawigan na naghimagsik noong 1896. Okay. Noong ideklara yung batas militar. Okay. Bakit? Tingnan nyo. Nagpatulong ako kay Ian Alfonso doon sa ilang lalawigan tulad ng Bulakan at Pampanga. Pero basically, ito yung list na nakamap ko. Sa Manila, nagsimula ang himagsikan August 25, 1896 sa laban ni Bonifacio kay Tinientero sa Pasong Tabo. So, una yan. Sa Cavite, nagsimula ito sa Lagablab sa Noveleta, 30 August 1896. So, dalawa na sila. Sakto-sakto. Pero, yung ibang probinsya, beyond August 30, Declaration of Martial Law. Nueva Ecija, September 2. Bulacan,
September 1896 sa Masukol, hindi alam ang date. Sa Batangas, 12 October 1896. Dapat 1896 yan. Laguna, November 1896. E ang Tarlac, 24 January 1897 pa. May mga ibang probinsya na nanauna. At yung Pampanga po, ang pinakahuli sa mga lalawigang ito. February 19, 1898, nung nagsimula yan, nung salakay ni Apo Ipil Salvador, ang kapalit. Pero yung official, hindi kasi nila masyadong nakikinikilala si Apo Ipil yung iba. So ang official start ng revolution, June 3, 1898. Pero kinorekt na yan ni Ian Alfonso sa kanyang thesis tungkol sa history ng revolution sa Pampanga. February 19, 1898, nagsimula ang himagsikan sa Pampanga. So, ano po yung sinasabi natin dito? What's the point? The point is, wala pong unang walong lalawigan na nag-alsa sa mga Espanyol noong 30 August 1896. In fact, dalawa pa lang yan. E bakit walo yung dineklarahan ni Martial Law ni Blanco? Simple lang. Kasi natakot ang mga Kastila at yung mga pinaghihinalaan nilang may katipunan, including Tarlac, ay dineklarahan na nila ng Martial Law kahit wala pang himagsikan doon. Okay? Sana po naintindihan natin yun. Hindi yan unang walong lalawigan na nag-alsa noong 1896 laban sa mga Kastila. Ang tanging kahulugan lang ng walong sinag ng araw ay ito yung walong lalawigan na dineklarahan ng Martial Law noong August 30, 1896 period. Pero nandyan ang Tarlac kasi meron na talagang katipunan sa Tarlac at sinimulan yan na mga katulad ni Francisco Tañedo at Francisco Macabulos. Okay? So, sa huli, kailangan pa bang isama ang Moro o additional representation sa Moro sa bandila? Now, kailangan makita natin, kasama ng Mindanao sa araw, kung lahat ng kultura sa Pilipinas, 171 cultures and languages, ay ilalagay natin sa bandila, malamang sa malamang, wala ng space ang bandila natin. Puro na lang yan, burloloy. So, yun po yung sinasabi natin. Hindi talaga marirepresent lahat. Nandun na tayo lahat sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Pero ang Moro, nasa bandila talaga natin yan. Kasi si Emilio Aguinaldo mismo nagsabi sa kanyang pahayag, "Stirred up Filipinos and spread the light over their world, piercing the clouds that enshrouded it." Sabi, "The sun. It is now the light which brightens every spot in the Philippine Islands and under its influence, the Itas, Igorots, Mangyans, and Moros, all of whom I believe were made in the image of God and whom I recognize as our brethren, now come down from the mountains to join us." Yan po ay ipinakita sa atin ni Ambe Tocampo sa kanyang aklat na 101 Stories of the Philippine Revolution na isinama ni Emilio Aguinaldo ang mga Moro sa pakahulugan niya sa araw. Inherently, nandun na talaga siya kahit hindi nalagyan ng pangsyam na rayos. So, yun po ang kwento ng ating bandila at yun po ang kinalaman ni Francisco Macabulos dun sa kwento na yan na sana po makikita ninyo na yung pinaka-premiadong simbolo ng ating bansa ay may kinalaman po dyan ang ating lalawigan at ang ating bayaning si Francisco Macabulos. At yan pong simbolo na yan ay pinagpupugayan ng buong bansa at kinamatayan ng marami nating ang mga bayani sa iba't ibang panahon sa ating kasaysayan. So mga Tarlaqueño, ang kapanalangin ko po, sana po tayo mga Tarlaqueño, sana mas pahalagahan pa natin ang ating kasaysayan. At mas pahalagahan natin, magbalik ulit tayo sa ating nakaraan sa 150 taon ng ating bayaning dakilang-dakilang Tarlaqueño, Francisco Macabulos Soliman, na hindi lang dakilang Tarlaqueño, kundi isang pambansang bayani at dakilang Pilipino. Macabulos, bienvenido. Marami pong salamat sa inyo na. Thank you very much, Professor Xiao Chua, for debunking the myths surrounding the 8 revolting provinces in the Philippine flag.